Verse 42 and 43. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. 43. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. How to become healthy believers? How to become a healthy church? Number one, grow together spiritually. Grow together spiritually. Eh kasi nga, pwede naman tayo may together, pero hindi naman tayo walang kinalaman yung pagtitipon-tipon kasi ng ibang mananampalataya, walang spiritual na component. Naranasan mo na ba mananampalataya? Magkakasama nga kayo, nagiinuman naman kayo ng alak. Nagchichismisan naman. Magandang warning din siya. Saka magandang teaching ito. Nagtipon-tipon na rin lang tayo. Nag-fellowship na rin lang tayo. Di ba may friendship nga tayo sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin. Okay yun, kasi ayun ang balance eh. Hindi lang naman tayo nabubuhay sa sarili natin eh, pero pag binigyan kayo ng pagkakataon na mag-meeting, mag-life group, mag-fellowship, gawin na natin ito. Grow together spiritually. Grow together. Kaya sinabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Remember that growth starts from the seed. At yung seed na ito, ito yung word of God. Dinevote nila yung sarili nila doon sa tinuturo sa kanila ng mga leader nila. Nire-review nila yun, pinag-uusapan nila yun, dinevote nila yung sarili nila doon, ginagawa nila yun. Kaya nga napaka-importante, gusto mong lumago, importante yung devotion mo, napaka-importante ng Word of God. Eh paano kayo lalago? Eh kung ano-ano pinag-uusapan ninyo, kung anong chismisan, hindi ba kakalago ang chismis? Ang nakakalago, yung Word of God, not Word of men. Eh, lahat naman tayo nakaranas niya. Nagtatagpo-tagpo, tapos kung ano yung pinag-uusapan, hindi ka nga lalago. Hindi nga kayo lalago. Hindi nga tayo lalago kung walang devotion pagdating dun sa teaching ng Word of God. Ang potential ng growth ay zero kapag wala ang Word of God. Walang spiritual growth, ang taong malayo sa Word of God. Kaya nga sinabi sa New Living Translation 42, the believers studied what the apostles taught. Pinag-aralan nila. So meron pa rin ba tayong Bible study? Sa life group natin, nagdi-devote pa rin ba tayo ng panahon doon? The believers studied the apostles, what the apostles taught. Nag-meeting-meeting na rin lang tayo, nagsama-sama na rin lang tayo, magwawawala yung spiritual component. Kasi may growth dun eh. Kaya hindi ko hinahayaan na may mga nakakamit ako tapos kung ano-ano ang usapan. Eh kasi gusto kong lumago kami pare-pareho. At naranasan ko na yan, walang paglago kapag puro chismis lang, kapag puro kung ano-anong mga... Minsan lang tayo magtagpo-tagpo. Tapos wala mo ng mga ministry, spiritual. Anong klaseng fellowship yan? Ano ka ba, sheep o goat? O hipopotamus ka? Ano ba? Ayaw mo ng ganun? Eh, kailangan nga yun pag nagtagpo-tagpo eh. Ito pa matindi. They devoted themselves to the apostles' teaching. Ito. The believers studied what the apostles taught. They shared their lives together. Wow! Ito nga eh, kasama naman yun eh, di ba? Day 8. Di ba? Kaya lang yung iba, ito matindi, day 8 lang. Puro kainan, kapi-kapi, tinatinapay, okay yun. Kasama sa component yun, kaya lang dinatapos doon. They ate and prayed together. Yung iba may kainan, pero kung ano-ano pinag-uusapan, tapos di man lang nanalangin. Siguro kasi nakasanayan, hindi nga, dapat may ganun nga eh. Kaya nga minsan, sabi ko, magkaka-fellowship tayo, tapos nag-pray ka mag-isa mo sa isip mo, kumain ka mag-isa. Okay lang sana kung ikaw mag-isa. Nag-fellowship na rin lang tayo. Pray tayo, pray ka. Parinig mo naman sa grupo na ipinalalangin mo para may spiritual component. Kaya minsan, irritable ako sa ganun eh. Kaya hindi ko na lang ako nagpapahalata eh. Kakasama tayo, mag-isa ka nag-pray.
Di ba? Magagawin ko dati, lalo na dati, uulitin ko, pipray ako, paparinig ko, pati sa bahay namin. May personal na panalangin ka kapag mag-isa ka. Pero magkakasama tayo, mag-isa ka lang nag-pray. Hindi mo man lang pinarinig sa amin na pinag-pray mo man lang yung pagkain natin. Pati sa family. Napaka-importante doon, din naririnig pa. Nakikita nila na may blessing ang Panginoon na pinag-pray natin. Pero iba fellowship, mag-isa ka lang. They studied what the apostles taught. They shared their lives together. They ate and prayed together. Napaka-importante, mga kapatid, that we must grow together spiritually. Alam niyo po ba, mga kapatid, that a third of churchgoers read the Bible daily. Biruin mo yun. One third ng mga Christians, mga kapatid, eto, na umaattend regularly, say they read the Bible personally every day. Sa mga umaattend na Christian regularly, 32% ang nagbabasa ng salita ng Diyos personally, ha, every day. Sa 100%, yung umaattend ng church, ha, mga churchgoers, 32% lang ang nagbabasa ng Bible. Ibig sabihin, daily devotions, every day, according to Lifeway Research. And around a quarter, 27% say they read it a few times a week. Yung 27% naman, bibihira sa buong isang linggo. Fewer say they read it once a week. Yung iba naman, once a week lang. 12% ng mga regular na umaattend ng church, nagbabasa ng Bible once a week. 12%. At yung 11%, bibihira sa isang buwan. 11% ang umaattend ng church to, ha. 11% po yun, mga kapatid. Few times a month nagbabasa ng Bible. At yung 5% na regular na umaattend ng church, once a month nagbabasa ng Bible. At sinabi po noong 2016 na research ng Lifeway Research, na sa pag-aaral nila, natagpuan nila that isa sa limang mga mananampalataya ang nakabasa ng buong Bible at least once. Isa ang nakabasa ng buong Bible at least once. Grabe. Anong mangyayari ngayon? At sa pag-aaral na ginawa nila ng Lifeway Research, they discovered regular Bible reading as a child was the biggest factor in predicting the spiritual health of young adults. Yun daw ang nagbibigay ng malaking factor para sa paglago ng mga young adults na ito sa pag-aaral nila. Biruin mo, regular Bible reading, pinag-aralan natin last week. So kung wala yung devotion dun sa Word of God, at wala yung devotion nila dun sa pananalangin, wala yung spiritual component ng kanilang fellowship, never mag-grow ito. So grow together spiritually. Nagtagpo na rin lang tayo, okay magkwentuhan. Pero sana may spiritual component yung kwentuhan natin. Yung fellowship natin. Kasi fellowship nga yun eh. Maiintindihan mo yun kung sheep ka, goat yung mga kasama mo. Ayaw nila mag-pray. Maiintindihan mo yun. At ikaw yung Christian, pwede kang mag-testify sa kanila na ikaw magpipray. O kaya, hindi, ayaw namin yung Word of God na yan. Wala kang magagawa dun. Pero i-share mo pa rin, of course. Pero yung kayo-kayo, tayo-tayong mananampalataya, tapos walang man lang nabanggit patungkol kay Lord, wala man lang prayer, ano yun? Kaya maraming mga Christians hindi tumatagal. Kasi sila-sila mismo, walang spiritual component, yung kanilang fellowship. So grow together spiritually. Kaya nga pagdating ng verse 43, everyone was amazed at what God was doing. Biruin mo, kapag sila nagpe-fellowship, wow, amazing. Everyone was amazed at what God was doing. Hindi nawawala si Lord eh. Alam mo, pre, tol, kapatid,
blessed talaga ako sa ginagawa ni Lord sa buhay mo. Blessed ako sa ginagawa ni Lord sa family ko. Grabe, talaga. Napansin niyo po yun? Everyone was amazed at what God was doing. They were amazed when the apostles performed many wonders and signs. Grabe. Nagkasakit nga ako, pero naramdaman ko yung provision ni Lord. Naramdaman ko yung healing na binigay ng Panginoon. Grabe, nung service, nireceive ko yung prayer para sa akin ng healing, ng growth. Grabe, may kakaibang pagkilos na ginawa. I was really amazed sa ginawa ng Panginoon. They were amazed! Amazed! Everyone was amazed at what God was doing. Verse 43, when they were amazed when the apostles performed many wonders and signs. How to become healthy group of believers. Paano tayo magiging pare-pareho na magiging healthy? Anong gagawin natin? Grow together spiritually. Grow together spiritually. Devote yourself sa Bible, sa salita ng Diyos, yung testimony natin. Alam mo yun, nariringan. Mabuti pa rin. Iba kasi yung na-amaze ka sa ginawa ng Panginoon, naririnig nila, kumikilos pa rin si Lord talaga. Grabe, kumikilos si Lord sa kapatid na ito, sa buhay niya, sa buhay ko. May ginagawa habang nagpe-fellowship, pakain-kain. Kasi yung iba, puro kain na nga lang, day 8, ganun lang. Kaya lang dito, day 8, and pray together. Grabe. Grabe, no? Magpe-pray ng pagkain. Lord, salamat po. Tapos idadamay mo na yung health ng mga kasama mo. Eh, yung iba pa nga, na fellowship, kami dati may closing prayer pa eh. Ako dati, tapos gagawin ko, bago tayo mag-iwalay-walay, pag-pray ko muna kayo. Lord, ingatan mo po yung mga kasama ko, yung kanilang pamilya. Anong mararamdaman mo, ganun yung barkadahan ninyo? Na mananampalataya. What would you feel? Ang sarap matapos yung gawain. Nararamdaman niyo po ba yung nararamdaman ko? Nagkwikwentuhan lang tayo, nag-fellowship tayo, tapos nasa sentro si Lord. Sino hindi lalago na grupo? Makakapasok ba ang gawa ng demonyo? Hindi. Kasi hindi ka naglagay ng open door eh. Na demonyo. Biruin mo, nagpe-fellowship tayo, nasa kalagitnaan si Lord, tapos kumikilo. Sino hindi lalago na barkadahan dyan? Sino hindi lalago na, anong fellowship ang hindi lalago dyan? Grow together spiritually.